Hi guys, it's me, BM Gaming TV. Today, magre-review na naman tayo ng isang NFT game and sa mga hindi pa nakakaalam, no, dito sa channel na to, nagre-review tayo ng mga play-to-earn NFT games and also mga investments na pwede kayong kumita in the future as well. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi rin kayong updated sa mga panibago nating upload. Let's go! So, welcome back mga tol, no. So, bago tayo mag-start ng review, gusto ko lang ipaalala na I'm not a financial advisor or anything such. So, please do your own diligence about your investment and also make sure na nag-research muna kayo, no, bago kayo pumasok sa isang NFT game. Kasi mahirap naman kung nafo-food kayo or nafo-fomo kayo sa isang NFT, no. Hindi nyo alam kung mag-invest ba kayo or hindi ba kayo mag-invest dahil yung decision nyo is naka-base sa opinion ng ibang tao. So it's better for you to do your own research and be diligent enough kasi pera yung ilalabas nyo and kung mag-invest kayo, mahirap kitain yung pera na yan. So lagi nyo tatandaan na it's better for you to have your own judgment than others making it for you. Yun lang mga tol, no? So mag-start na tayo sa review. Back to the video. So, welcome back mga tol, no? So today, ang pag-uusapan naman natin is all about Galaxy Attack Revolution. So ano nga ba tong game na to? And also, paano nga ba yung mechanics niya on how we can earn from this game? So lahat yan, pag-uusapan po natin today, okay? Now guys, gusto ko lang sabihin na nag-reach out sa akin yung developers nito, which itong si ABI Game Studio. And they wanted me to do an honest review regarding their project. So yun yung gagawin natin today, no? Gagawa tayo ng honest review. We don't usually follow scripts. Alam niyo naman yan, guys, no? So kung anong sasabihin ko dito is based lamang sa own opinion ko. And also, gawin nyo rin yung part nyo, no? As a investor and also a game enthusiast, no? Now, pag-usapan natin tong game nila, no? So somehow, when I check the gameplay itself, no? It reminds me of the game Galaga. So sinong familiar sa inyo sa Galaga? So that game, I played it using family computer way back few years ago nung bata pa tayo, no? And that's one of the all-time games na talagang paborito ng mga batang 90s, yung Galaga game. Now, they do create a lot of games in Play Store and when I research about ABI Game Studio, ito yung lumabas. So kung mapapansin nyo dito guys, they already have the website established way back before pa. And ito yung part ng team nila. So far, nandito naman karamihan sa part ng team nila. And meron talaga sila guys na games na ginawa. No? Hindi sila yung nagsasabi lang na, oh, we produce this kind of games pero they don't have proof. So ito, meron silang mga ginawa. Like itong Galaxy Invaders, which is you can play it through Google Store. Itong Galaxy Attack Alien Shooter, which is gonna be, guys, ito yung magiging inspiration ng project nila, which is in-integrate nila sa blockchain. Kaya nabuo si Galaxy Attack Revolution because of that idea, no? Kasi karamihan sa mga games ngayon, di ba, ini-integrate na sa blockchain and also ginagawa ng play-to-earn. Pero this one is already been developed, no? Kumbaga, konti na lang din siguro yung hihintayin natin once it's gonna be launched to the blockchain industry, no? So, aside from Galaxy Attack, meron din silang mga ginawa dyan. Itong Shadow Fight, guys, na-try ko na to, or yung Shadow Battle. Na-try ko na to, naglalaro ako nito before. So, it was a fun game, no? You don't have to really pay, no? Para makapaglaro ng mga ganitong games before sa Google Play. So, before kasi, ang hobby natin is maghanap lang ng games pang tanggal ng stress. So, ayan, na-develop din nila yung game na yan, which is naro din natin. And then, ano pa ba yung mga games na nandito? So, meron din silang Car Stunts. Ayan, so iba't ibang games guys na pwede nyong i-try, no? Under ABI Game Studio. So, para mabigyan ko kayo ng proof, so ito yung kanilang games, no? Which is currently nasa Google Play na. And kung mapapansin nyo dito, may mga ratings, reviews, may mga downloads. So, number of downloads is 10 million plus. And then current version, 2.9.1 and then ang required Android device is 4.4 and up. So kung mapapansin nyo din dito, ina-upgrade nila yung games nila or ina-update nila yung games nila pretty much every month nag-update sila dito, no, sa mga projects nila. But anyway guys, no, ito nakalagay naman dito, so once of global, ayan, so
Which is one of the good things, no? Nakita na natin yung mga games na dinevelop nila. And so far, I think yung mga bugs na meron dyan is already been fixed. So the only thing na kailangan nating anuhin dito, guys, is yung gonna be the stability of the game, no, in the future. Kasi this is gonna be a new kind of, you know, gameplay na ilo-launch, no, pagdating dito sa Binance Smart Chain. So under Binance Smart Chain nila ilo-launch tong project na to. And it's a free-to-play, no, wala kayong gagastosin. So okay lang na itry natin siya, di ba? So you can join the community, join Telegram group, and join their Discord group para updated kayo sa mga ilalabas nilang updates. And by the way, magkakaroon din sila ng tinatawag na Galaverse, which is most of the people called it as a metaverse wherein all your games are in there and people can interact, okay, in the metaverse itself. So yan, ayan yung gagawin nila, magkakaroon ng Galaverse. So they are the second C publishers, okay, of a game, no, and then 200 game titles, top 20 worldwide publishers, which is napagandang credibility in terms of, you know, making games sa mobile platform. Kasi yun naman hinahanap natin right now, eh. Ang hinahanap natin is yung friendly user plus yung accessible, kahit saan pwede mo siyang laruin, no? Kasi yung ibang games sa BSC, 'di ba, ang hirap laruin dahil more on na browser lang sila, no? So, kailangan mo pang mag-download ng MetaMask browser para malaro siya. So, unlike dito, siguro they can integrate it with Google Play because they have already done it, no? Kumbaga, 10 years na nilang ginagawa yung mga projects nila. So, ayan, ABI Galaverse platform. So, itong ilalabas nila is gonna be the Galaxy Attack Revolution. It's the beginning of the ABI Galaverse. It is built up from the base of our successful Galaxy Attack Alien Shooter. And itong Galaxy Attack Alien Shooter, guys, kung i-click natin to, makikita nyo, it has how many downloads? So, 100 million downloads, guys. No? 100 million downloads. And kahit naman din nila integrate to sa, ano, sa blockchain, guys, they are already earning. Kasi bakit? Ito yung mga top-up prices dyan. And don't get me wrong, but people will invest in this kind of games, no? Kahit wala silang kikitain in return. Bakit nag-enjoy sila sa game? Eh? Parang sa ML, di ba? We enjoy the game, we wanted skins, so we want to spend on it. No? Para ipakita sa buong mundo na we have skins and whatsoever, kahit wala man talaga tayong laro, di ba? So, same concept as this. No? But then again, ilalagay nila to sa blockchain para at least, no, eh, pakitain din kayo so far. So, yun naman yung isa sa mga habol din nila. No? Now, when you scroll down, makikita nyo dito yung mga gameplay and features niya. So, makikita nyo dito sa free view or sa video na to, yung mga spaceship or itsura ng spaceship na makukuha nyo. And also, the gameplay itself. So, parang Galaga talaga, guys, no? But the difference is that you have to also take note of this one. I think ito yung major boss na kailangan nyong patayin. And so far, makikita nyo din dito na meron kang skills na makukuha, no? And nandito siya sa baba. So I'm not sure if magre-recharge siya while you're firing the enemies and then you're getting energies or whatsoever. But I think that's one of the main concepts of the game para at least medyo may trail siya. And you can, you know, launch the skill kapag na-reach nyo yung certain energy na kailangan, no? Para naman ma-wipe out nyo yung kalaban or it will throw you a special skill. Okay? Ganon. Then, the PvP mode. So, I think dito, ayan, so, dalawa kayo dyan, naglalabanan kayo, nagtitirhan kayo. And also, kung sino yung majority, no, na magbibigay ng, or let's say, who will deal more damage and also more kills, eh, yun yung mananalo. Okay? Yun naman yung makikita nyo sa trailer, guys. Eh. Kumbaga, bukod sa may kalaban kayo sa harapan, kiniklear nyo yan, eh, syempre, kiniklear nyo rin yung kalaban nyo sa gilid. Kung mapapansin nyo, nagbabakbakan silang dalawa, no? And itong isa medyo mas malakas kasi masyado siyang marami na clear. And by the way, ito guys, ang makikita niyo dito, meron siyang health, no? So yung green, medyo talo siya ni red, no? Pagdating dito sa PvP mode. So somehow it's gonna be skill based, no? Hindi lang siya basta click mo lang yan, okay na. Hindi ganon, no? You have to really play the game. Okay? Then tournament, of course. Di ba may PvP tayo? So, dito, ladder tournament yan and whoever wins will get the higher rewards. Ganun lang kasimple. Then, they also have campaign mode. So, explore the cosmos and defeat the evil enemies. So, ito yung campaign mode nila. And kung mapapansin nyo, guys, no,
medyo solid yung graphics so far, no? So for a mobile device and for a new game that is gonna come out in the space, no? Medyo solid yung magiging interface nila and hindi nila kinaya or talaga nag-effort sila, no, sa paggawa ng games na yan. Now, way back nung hindi pa uso yung NFTs and also other games. Okay? So, ayan. And then, idle. So, pwede rin kayong mag-stake dito, no? And then, depende kung magkano yung stake nyo, kung magkano rin yung ma-earn nyo dito sa idle. Okay? So, magkakaroon din sila ng events. So, Halloween, Christmas, New Year, and celebrate all holidays. So, yan kung mapapansin yun. Well, let's look forward to it. Ano ba yung mga next events na darating in the next coming month? So, yan yung mga malalaman natin. And I'm pretty sure sana ma-release din tong game na to, no, nang mabilis para at least ma-enjoy natin and also ma-maximize din natin yung play-to-earn mechanics niya. So, yan, free-to-play. So, mapapansin nyo dito, pwede kayong mag-upgrade, battle, finish missions, and join other expanded methods to earn tokens. So, NFT farm. So, magkakaroon din dito ng NFT farming. Okay, earn daily rewards and you can send the NFT ships, which is yan yung mga bibili natin to join the game. Then, NFT collectibles. So, signature equipment, upgraded ships from fabricating, and special items registered in-game from publisher. Now, NFT renting. So, magkakaroon din sila ng renting, guys. So, yan yung mga abangan natin once the game is gonna be launched. Okay? So, news. News. So, game publisher counts down to a new year, to a new... So, news, guys. So, game publisher counts down to a new revolution with the development of a gaming ecosystem on a blockchain platform. So, ayan. No, and then, token allocation, which is nandito din naman. So, i-check naman natin yan sa white paper because they do have white paper here. So, silipin lang natin yung pinaka-bottom ng site nila. No, so, may mga FAQ sila dito. So, what is Galaxy Attack Revolution? So, ayan. Pretty much yung mga basic questions na gusto nyong masagot, which is nandito naman sa mga FAQs nila. So, ito, yung smart contract audit. So, ayan, Berry Chains ang mag-audit sa kanila. Where can I play the game? So, you can play it on your web browser, iOS, and Android device. So, I'm a beginner. I can play this game with a simple gameplay combined with a legendary chicken shooting game gene. Gar is suitable to everyone, for everyone to play. Di ba? Napakadali naman talaga eh. Parang galaga lang eh. Di ba? So, ito yung kanilang mga social media websites and also social media groups, so you might want to join it. And then when to buy, so join our social media accounts to stay tuned for the latest project news and announcement. So in terms of the release date and also sa release ng token, so abang-abang lang tayo, mga tol. Alright, and then dito dinescribe naman nila kung ano yung NFT game. So yeah, pretty much lahat ng questions, basic questions that you could ask is available and answerable naman by the FAQ tabs, no? Now, in terms of roadmap, so September nila sinimulan yung project, 2021. So, NFT research, contract dev, ecosystem design, seed sale, game alpha test, NFT marketplace testnet, so game beta test on December. And then, NFT marketplace beta test, so publish new game, so ABI chain, ABI mobile application. So, and dine-develop na rin nila, no? So, medyo magiging mabilis. Ang expectation ko dito, guys, is medyo magiging mabilis yung development nila in terms of integrating the game in the mobile, no, with the blockchain. Because, syempre, ginagawa na nila to for the past couple of years. So, I think it would be easier for them to integrate the blockchain, di ba? And then, Q3 2022, so ABI wallet, so ABI SDK. So, sana ma-integrate nila to kasi Q4 pa eh, di ba? Sana mabilisan. So, game release, auction feature, legendary NFT ship, listing on major exchange. And then Q1, which is itong current na date natin ngayon, is part ng Q1, no? Which is, they don't have a specific date kasi or specific time kung kailan marirelease ng mga to. But Q1 will cover January hanggang, I think, April or March. So, yan. NFT sale, NFT marketplace, public sale, and DEX listing. Okay? So, ayan. Now, tokenomics. So, the name of the token is ABI. So, yun yung symbol. And the total supply will be 1 billion. So, the network would be BSC or Binance Smart Chain. Okay? So, they do have two tokens. Okay? So, ito yung governance, I think, is gonna be the ABI, which will give you
no, the total breakdown of the supply dito sa gilid. So seed sale is 3%, private sale 10%, public sale 1.5%, staking rewards 20%, play to earn 21%, core team 20%. Medyo malaki to guys ha. Para sa core team, strategic partners, it's 7.5%, community and marketing, 10%, advisors, 2%, and DEX liquidity, 5%. Okay? So, yeah. So, ito yung mga backup partners nila. So, backup nila si SenSpark, guys, no? Backup nila si SenSpark Ventures, which is, we know SenSpark, no? Since BAM Crypto is launched, no? Yan yung team under. Yan yung team behind BAM Crypto. Pero kung partners sila and backers nila, tignan natin kung ano mangyayari. But, you know, the credibility of the developers of ABI is already built, no? I think mas ano pa sila, mas credible pa silang gumawa ng project kaysa kay SenSpark, no? Ayan. So, ito yung mga social media groups. Join na lang kayo, guys. And then, white paper. So, click natin yung white paper nila. So, ano yung inspiration nila? So, for user experience, sustainable DeFi solutions, the true value on NFTs, which is actually true, no? Maraming nag-invest sa mga games na wala talagang kwenta yung gameplay, guys, eh. So, we know it because we've invested on it as well, no? Kumbaga, naging biktima rin tayo. But so far, nagiging matalino na rin naman ang mga Pilipino. And they don't usually, no? They don't usually grab if in any case na nakikita nila na ganitong klase yung gameplay na nire-release. So, lahat yan, kumbaga, pinag-iisipan na ngayon, no? Hindi na katulad before na kapag merong ganitong klase ng game and na-hype, pasok lang ng pasok, di ba? So, I'm pretty sure Filipino learned a lot of things, no? During the past months na they've been joining other NFT games. So, I'm pretty sure sana hindi naman maging ganito. And by the way, wala naman. There's nothing to lose, guys. Sabi ko nga, it's a free-to-play, play-to-earn. So, there's nothing to lose. Okay? If in any case, manalaruin nyo siya. Okay? So, yan. So, vision, pretty much, ito na yung diniscuss natin kanina. So, magkakaroon kayo ng ownership, play-to-earn, and project governance, and also staking. No? So, ayan. So, ownership, of course, you will own the NFT. And then, play-to-earn, wala pa nakalagay dito. So, yung ito is gonna be, you know, community voting, wherein the community will decide where the project is gonna go. Diba? So, ganun siya ka nag-work. So, staking and farming naman, you know how it works, guys, no? LP tokens and also those kind of shits, no? Alam nyo na yan, no? Hindi ko na kailangan ituro yan sa inyo. So, roadmap, alam nyo na din to. Pinag-usapan na natin ito kanina. Medyo malaki lang yung sa team, no? Grabe, 20%. Smart contracts, wala pa naman dito. So, mission and games. So, Galaxy Attack Revolution pa lang yung i-release nila. And sabi ko nga, inspiration niya tong si Galaxy Attack Alien Shooter, which is or which has already an amount of 150 million downloads sa Play Store, iOS, and also sa Huawei Store, no? May Huawei Store na rin kasi. So, yung GAR token will be the in-game token of the project. In addition, players can also collect NFTs to trade or lease among the owners. Okay? Now, yun nga, merong ABI token, which is the governance, and the GAR token, which is the utility token in the game that you can use siguro to upgrade your ships and whatsoever. So, magkakaroon din siguro sila ng ganyang functionalities. Okay? So, to build a truly user-driven ecosystem, ABI Galabers provides a set of tools for the community to use, no? Whether you are a game developer or an NFT collector, everyone can make use of the ABI Galabers not only to create but also to earn. Ayan. So, ano bang feedback ko regarding the game? No, so, they're hoping for a game na free-to-play pero play-to-earn. Yung pinaka-pinopromote nila. But again, guys, no, don't really expect bigger earnings in this kind of project. Syempre, free-to-play yung ino-offer nila. Alangan namang bigyan nilang kayo ng biglang malaking kita, no? Walang ganon, guys. And they have different mechanics that they will release in the future kasi di pa naman natin makikita right now. But in the future, tingnan natin kung maganda ba yung magiging mechanics nila. So far, nakita lang natin gameplay nila is yung Galaga side of the game, which is kailangan nyo patayin yung mga ships na nasa harapan nyo, which is the enemy and also the big boss at the latter part of the stage, no? And then after that, you will win the battle or you will excel into the next level of enemies or monsters, di ba?
andito yan sa campaign mode. So, I'm not really sure kung paano natin ma-earn pa yung token. Siguro by clearing daily quests, magkakaroon sila ng ganyan. Pero so far, wala pa naman kasing mechanics dito kung paano yung magiging play-to-earn concept nila. But they already introduced us with the tokens, the main token, and also the utility token that you can possibly earn in the game and convert it in with the governance token para, alam yun, kumita kayo. So, so far, it's a good project to try. It's a free-to-play game, nothing to lose. Okay, but then again, if you are going to, like, invest, please make sure that you're aware of the risk that you're putting in. Diba? Kasi alam nyo naman, mahirap naman na pumasok tayo bigla-bigla, which is wala pa naman pinapakitang play-to-earn concept. But anyway, guys, yun lang naman siguro yung magiging feedback ko, no? It's worth a try, no? Libre naman siya. And if you enjoy the game, and also you can earn from it, eh di maganda, diba? Yun lang kasi, mga tol. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope may natutunan kayo sa video na to. If you want to ask some questions regarding the project, you can directly ask them sa Telegram group nila. No, responsive naman po yung mga developers doon. And I'm hoping for the success of the project. No, para at least kahit pa paano. Eh, hindi naman tayo hanap ng kung ano-anong NFT games dyan sa BSC, Polygon. Kasi right now, we don't really know kung ano yung pinakamatagal na project na mag... Alam niyo yun na mag-excel in the future. So, tingnan na lang natin, mga tol. Again, maraming salamat ulit and peace out.